Misal, meron kang gustong pagsabihan ng masakit na salita dahil talagang dapat niyang marinig. Pinagbigyan mo ang kate ng iyong labi. Sinabi mo, sumaya ka. Pero ang totoo, sa loob ng puso mo, may lungkot ka rin. Dahil nakasakit ka rin ng iyong kapwa. Hati ka. At dahil hati ka, magkakasakit ka. Because you are not one. You are not balanced. The Spirit of God is in you. To be separated from God is to be separated from self. Lumayo ka sa Diyos. Makikita mo, kapatid, lumalayo ka rin sa iyong sarili. Na pag nananalamin ka, gusto mo sabihin, ako ba talaga to? Parang hindi ako ito yung dati. Ha? Parang naiba na rin ako. Kasi pag lumayo ka sa Diyos, kaisa mo yung Diyos, lalayo ka rin doon sa image mo na maka-Diyos. Dalawa ngayon ang iyong mukha. Paano ka mabubuhay na dalawang mukha mo? Hindi ka naman imahe ng mga Buddhism at kung ano-ano. Isa ka lang, dapat isa lang ang mukha mo. Kaya may kasabihan tayo dyan, nawawala sa sarili. Di ba? Hati, hindi buo. When you offend God, you offend yourself. That's why you feel dirty. Sometimes you do something wrong, although you enjoyed, but you feel dirty. Kasi na-offend yung kabilang pagkatao mo, yung kakambal ng Diyos. But when you reunite with God, you also reunite with yourself. Dahil may bahagi ka na bahagi ng Diyos, at pag bumalik ka sa Diyos, bumabalik ka sa bahagi mo na kinalimutan mo dahil ang pinakinggan mo, yung kabilang bahagi mo, yung madilim. That's why when you edify God, did you notice, you also edify yourself? Bakit pag pinapupurihan mo ang Diyos, kumakanta ka, sumasayaw ka, o nag-o-offering ka ng taus-puso, parang tumataas din ang spirito mo. Samantalang pinagpupuri mo, Diyos. Pinuri mo ang Diyos, pinataas mo ang pangalan ng Diyos. Bakit martaas din ang feeling mo? Because when you edify God, you also edify yourself because you are one with God in spirit. That is why worship, prayer, righteousness, meditation, and other spiritual activities are uplifting for the worshiper. Magtataka ka, darating ka dito para ambot Diyos ang itaas at papurihan, pero paglabas mo, ikaw ang naglalakad sa alapaap, ikaw yung sumaya. Kasi pag pinasaya mo ang Diyos, dahil kakabal siya ng espiritu mo, sasaya ka rin. At pag pinalungkot mo siya, may bahagi ka rin nalulungkot. Ang lahat ng ginagawa mo sa Diyos, ginagawa mo lang sa iyong sarili. Dahil ikaw ang image ng Diyos. When you let God down, you let yourself down. So when you confess to God, you also confess to yourself. And when God forgives you, your conscience that is one with God also forgives you. That's why you find rest. You can never rest when your conscience and you are at war. Kaya dapat nabubuhay ang tao ng tahimik, payapa, banal. Tahimik siya. Unconfessed sin tortures. The cure is reconciliation with God. To be reconciled to God is to be reconciled to oneself. That's why to confess to God is also to confess to and admit to oneself one's mistakes. To confess to God is also to make right with oneself. The confession, the admission, and the forgiveness restores oneness within. Oneness with God and with self equals wholeness, resolution of a conflict, rest from being tired. It means relaxation. How to be peaceful, rested, and relaxed? Confess. Repent. Make right with God. Better not to have anything to confess because you didn't do anything wrong. Why is confession important? Why does it give rest and peace? Because confession is submission, surrender to God. Non-confession is fighting with God. Paano ka matatahimik? Eh, kinakalaban mo ang Diyos. Pero pag nag-confess ka na, sumuko ka na, tapos na ang giyera. Katulad ng lahat ng giyera, pag sumurrender na yung kabilang partido, tapos na ang giyera, may nanalo na. At hindi tayo lugi kung Diyos ang nananalo. Bakit? Dahil tayo rin yun, dahil kakambal nga ng spirito natin, ang spirito ng Diyos. Kailangan siya sa atin natin at mga sarili. At sa sandaling ito, nais kong hamunin ang bawat isa, meron ba kayong mga nervyos? Meron ba kayong mga kabagabagan? Meron ba kayong mga parang insecurities, mga depression? Meron ba kayong mga nagpapahirap sa inyong loob?
baka naman unconfessed sin lang yan. Kailangan siyasatin natin ating sarili. Kumisa kasi kung relihiyoso ka, lagi ka may dalang Bible, akala mo okay ka na eh. At nabubulag tayo sa mga sarili nating kasalanan pag wala nang nakakapagsalita sa atin. Pag ikaw ang padre de pamilya, ikaw ang breadwinner, ikaw ang boss, wala na kumisa makapagtuwid sa iyo. Akala mo, lagi ka nang tama. Ikaw itong pinakamatanda, akala mo, lagi kang tama. Hindi laging ganun yon. Kaya ang mga naliligaw madalas, yung mga pinakamatatasang ranggo, mga pinaka-breadwinner, pinaka-boss, kasi wala nang makapagtuwid sa kanila. Mahalaga, nagpapakumbaba, sinisiyasat ang sarili. Kaya sa pagpapatuloy natin sa ating spiritual growth, it's good to pause and say, Lord, may unconfessed sin po ba ako? Saya sa atin niyo ako, baka dahil convinced akong okay ako, pero ba't hindi okay lahat sa paligid ko? Baka meron ako hindi nahuhukay na ugat ng kasalanan na nagbibigay ng mapakla at mapait na bunga sa aking pangaraw-araw na pamumuhay. O baka naman, obvious naman na may kasalanan, ayaw pa rin aminin. So aminin na ngayon, ipagtapat para tayo makarelax. Kung relax na kayo, mas marirelax pa kayo kung hahanapin pa natin kung ano ang possible roots of other issues in our lives. Ama namin, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Kinikilala namin kami gawa sa lupa, bagamat may espiritu kayong nakatira sa amin. Yung pagiging lupa namin ang madalas nagiging dahilan, kaya kami naliligaw. Siyasatin niyo po ang aming puso. Sa aming mga kapatid na alam ang mga mali, turuan mo kami ngayon na magtapat, umamin, humingi ng tawad at magpasyang baguhin, ituwid ang aming mga kalikuan. Lalo ang masasama naming ugali na nagpapalayo sa mga mahal namin sa buhay. Turo mo sa amin, Lord, na huwag laging sila ang sisihin. Maring kami naman talaga ang dapat sisihin. Teach us to look at our lives from a fresh perspective. Hindi yung puro self-justification, kundi unawain namin na aming totoong pagkatao at kilalanin namin ang aming mga kababaan para maitaas at maituwid nyo kami. Ipakita nyo sa amin, Panginoon, ang dapat naming gawin. At sa aming mga kapatid, Lord, na namanhid na, hindi na nahahalata na may mali sila, turuan mo kami, refresh us, restrengthen our convictions and our conscience. So our conscience can be your voice that effectively, powerfully, and loudly speaks to us. At sa aming paghingi ng tawad, pagkilala sa mga hindi kinikilalang kasalanan, palakasin niyo po kami. Linisin, tanggalin niyo ang mga lason sa aming isip, puso, at buhay, at maging aming mga katawan, palakasin niyo para kami magkaroon ng pahinga. And being rested, we can do your work, we can serve people, and we can appreciate you more. Magbulay-bulay tayo na ilang saglit, mga kapatid. Ngayon ang chance, huwag niyo ipagpaliban. Kung meron ang dapat aminin sa Diyos, huwag na tayo mga tuwiran, ihingi ng tawad, magpasyang baguhin ang mga detalye ng ating buhay na dapat baguhin. At doon sa mga naniwala na nga tayong lagi tayong tama, mag-isip-isip muna kayo ngayon. Maaaring tama ang sinasabi sa inyo ng inyong kritik, ng inyong asawa, ng inyong anak, ng inyong magulang. Oh God, teach us to be humble and let your truth detoxify us. Let your truth set us free. Spend some moment in silence and may the Spirit minister to each one.